ang ating mga ulama, ustad, naglaan sa atin ng oras, lahat ng paraan, upang tayo ay matuto sa agama, ay lahat nila pinapasok, lahat sila naglalaan ng oras dito. Maging sa social media, mga symposium, mga seminar, nag-organize sila ng mga ganitong kaparaanan upang tayo bigyan ng kaalaman. Ang tanong dito, tinatangkilik ba natin? Nagbibigay ba tayo ng oras? Naglalambaan tayo ng oras upang dumalo sa mga ganitong pagtitipon? O nakikita ka lang pag-araw ng Juma? Tingnan nyo, kapag may concert, mga okasyon ng mga kufar, dinadaluan ng ating mga kapatiran, iyada bila. Subalit kapag mga seminar, symposium, wala kang nakikita. Sa Facebook lamang, halos ang mga ulama natin, may mga page, naglalaan ng mga online lecture, online study. Tinatangkilik ba natin? Hindi. Wala tayong intensyon. Wala tayong interes na pag-aralan ng ating agama. Wallahi alazim. Pananagutan to. Alayna illa al-balaghul mubin. Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Ang pagsasaliksik ng kaalaman, ika ng Rasulullah, ay obligado sa bawat Muslim, lalaki man o babae. Dito, sa hadith na ito, kung ating pagninilay-nilayan, subhanallah, sabi ng Rasulullah, ang pagsasaliksik ng kaalaman ay obligado sa bawat lalaki at babae. Meron bang sinabi ang Rasulullah na ang pagsasaliksik lamang ng kaalaman ay obligado sa mga bata o di kaya mga murang edad o mga kabataan? Meron bang sinabi ang Rasulullah na ang pagsasaliksik ng kaalaman ay sa mga bata, mga murang edad o mga kabataan lamang obligado? Hindi. Habang ikaw ay nabubuhay, lahat tayo, bawat isa sa atin, obligado sa kanya ang pagsasaliksik ng kaalaman. At maraming paraan ang pagsasaliksik ng kaalaman. Halimbawa, pinangangatwiran ng ilang mga nakakatanda. Sabi nila, "Ya Ustad, ano ang aking gagawin? Na nagkaedad na ako. Alangan lamang pupunta ako sa madrasa. Uupo kasabay ng mga bata." Marahil meron kang katwiran sa kalagayan na ito. Subalit alamin mo na ang paraan ng pagsasaliksik ng kaalaman ay maraming paraan, hindi lang sa mga madrasa. Ang ating mga ulama, ustad, naglaan sa atin ng oras, lahat ng paraan, upang tayo ay matuto sa agama, ay lahat nila pinapasok, lahat sila naglalaan ng oras dito. Maging sa social media, mga symposium, mga seminar, nag-organize sila ng mga ganitong kaparaanan upang tayo bigyan ng kaalaman. Ang tanong dito, tinatangkilik ba natin? Nagbibigay ba tayo ng oras? Naglalambaan tayo ng oras upang dumalo sa mga ganitong pagtitipon? O nakikita ka lang pag-araw ng Juma? Tingnan nyo, kapag may concert, mga okasyon ng mga kufar, dinadaluan ng ating mga kapatiran, iyada bila. Subalit kapag mga seminar, symposium, wala kang nakikita. Sa Facebook lamang, halos ang mga ulama natin, may mga page, naglalaan ng mga online lecture, online study.
Tinatangkilik ba natin? Hindi. Wala tayong intensyon. Wala tayong interes na pag-aralan ng ating agama. Wallahi al-azim. Pananagutan to. Napakaraming pagkakataon ang ibinigay sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gumagamit ka ng Facebook, subhanallah. Napakalaking oras ang iyong sinasayang. Hindi mo man lamang ginagamit o hindi ka naglalaan ng mga isang oras, dalawang oras upang alamin, unawain ang iyong agama. Subhanallah. Ito ay kakulangan, pagkapabayaan. Wala tayong interest. Meron sa atin, subhanallah. Hanggang ngayon, hindi niya pa alam yung mga binabasa sa loob ng salah. Maging ang Suratul Fatiha, maging ang pagtatashahud, hindi niya alam. Ito ay obligado sa iyo na alamin mo, unawain mo para maging matuwid ang iyong pagsasala. Ano ang isasagot mo kay Allah subhanahu wa ta'ala kapag ikaw ay kanyang tinanong? Pinag-aralan mo ang Western education na isa sa ulo mo, marahil mga kanta sinasa ulo mo. Subalit ang salita, ang Quran, ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo alam. Marahil tinulak mo ang iyong mga anak na pag-aralan nila ang Western education. Subalit ang Quran, ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi mo sa kanila hinimok. Hindi mo sila tinulak na pag-aralan nila ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala.